Marami ng mga video sa internet patungkol sa paggamit ng dahon ng laurel bilang isang lucky charm o pampaswerte. Marami na rin mga netizens ang sumubok at nagpatunay sa pista ng dahong ito upang umakit ng swerte sa buhay. Madalas imungkahi sa mga videong ito na sunugin ang dahon ng laurel matapos mong isulat dito ang iyong nais makamtan sa buhay o kaya ay pangarap na gusto mong magkatotoo. Kaya naman, ako din ay nagka-interes sa subukin ito. Sa ngayon, wala pa namang epekto. Baka hindi pa tumatalab ang bisa nito o kaya naman ay dapat ko itong ulitin hanggang sa matupad ang nais ko. Wala namang sinasabi na bawal itong gawin, di ba? Nag-research din ako ng iba pang paraan kung paano gamitin ang dahon ng laurel bilang pampaswerte. Ayon sa aking nasaliksi, maaari ring gamitin ang dahon ng laurel at ang tubig na pinagbabara nito bilang isang pampaswerte at pangtaboy ng malas. Kung paano ito gawin? Ito ang mga hakbang na dapat mong sundin. Una, kumuha ng ilang pirasong dahon ng laurel mula sa puno nito. At kung wala naman kayong puno nito, ay pwede na rin yung mapibili ninyo sa tindahan. Pangalawa, kumuha ng mangkok at lagyan itong ng malinis na tubig at ibabad ang mga dahon ng laurel dito. Katlo, ilagay ito sa altar at hayaan mo ito sa buong magdamag. Kaapat, pagsapit ng umaga, alisin ang mga dahon ng laurel at patuyuin ito. Pagkatapos matuyo, ilagay ito sa inyong wallet, bulsa at bag upang makaakit ng swerte sa pera. Ikalima, ang tubig na pinagbabaran ay hindi dapat itapon. Ito ay magagamit mo ring pang-akit ng swerte. Ang gagawin mo lang ay pahiran mo ng kaunti ng tubig na pinagbabaran ng dahon ng laurel ang mga bagay kung saan mo itinatago ang iyong pera. At kung ikaw ay may negosyo, pwede mo rin itong gamitin sa mga bagay na pinaglalagyan mo ng pera o iyong kita. Dapat nyo itong isagawa sa araw ng Huwebes para maging mas mabisa. Pero kung kinakailangan talaga, pwede rin naman kahit anong araw. Subukan ninyo ito mga kaibigan. Wala namang mawawala sa inyo. At sa mga nakasubok na, huwag niyong kalimutang ibahagi sa comment section ang inyong karanasan. At sa muli, huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa aking channel.